What's up mga Pokemon and hello everyone! Welcome back to my channel! And for today's vlog, ang topic natin is mga pioneer tosses na na-introduce dito sa Philippines. Gusto mo yon? Di ba? Bongga yon! And bago tayo mag-proceed dun sa mga tosses na yon, please follow me on my social media accounts, Twitter, Instagram, at TikTok. And if you have any questions about skincare, cheerleading, and surgeries, gumawa ako ng group sa Facebook, ito yung Pokemons. Sasagutin ko lahat ng katanungan mo. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga latest videos! Disclaimer, correct me if I'm wrong. As far as I remember, ito yung mga tosses na na-introduce dito sa Philippines. And kung mali man ako, you can leave a comment below and i-discuss ko or sasabihin ko yan on my next video. And guys, gusto kong sabihin sa inyo, yung ibang tosses dito is walang video. Kasi alam niyo naman yung mga kuha ng camera noon, di ba? Face to face, hindi kuha yung mga skills na ginagawa ng mga cheer dancers or cheerleaders. Pero ginawan ko talaga ng paraan para makakuha ng ibang video. Super nakaka-hoggard manood ng UAAP simula 2001 hanggang ngayon dahil hinanap ko kung ano yung mga unang toss na na-introduce dito sa Philippines. And alam ko sa sarili kong may mga nakalimutan akong tosses. Kaya mga Pokemons, kung may nakalimutan man akong toss, you can leave a comment below and sabihin nyo kung anong year and anong team. And I just wanna say thank you, Kuya Jess, also known as Estong Ocampo, the assistant coach of NUPEP squad, dahil isa siya sa mga tumulong sa akin para alamin yung mga bagong tosses na ginawa dito sa Pilipinas. And thank you so much din, Mark Chaywala, head coach of USC Salingawi Dance Troupe. Thank you so much, Mark Prado. Isa rin siyang cheer vlogger. Thank you so much, Mark Spinas and Marlon Domingo, the former member of Altas Perp Squad. Thank you so much, Paul Karigma. Kahit may natulong ka ng super mini, okay na yon. Ha, silver lining. Alam mo na yun. Tiyareng. So, ayun na. Proceed na tayo. Simulan na natin dahil medyo mahaba-haba to. Ang daming toses nga nito. Ito na. So, alam niyo ba kung sinong una nag-backtalk dito sa Pilipinas? Yan ang UP Pep Squad way back 2001 UAAP Cheer Dance Competition. Siyempre, nilista ko yan dito sa ating mahiwagang notebook. Ang unang gumawa ng Swan Dive dito sa Philippines is UST way back 2002. Yung Swan Dive nila is hindi masyado ganun kataas and hindi masyado ganun kaganda yung form, pero alam mong Swan Dive yun. Dito kayo maluloka sa next. Ang unang gumawa ng layout full dito sa Philippines is UST din. Way back 2003 pa lang may nag-full twist na agad sa toss. And yan yung kasagsaga na nagcha-champion ata ang UST mo. Ang unang gumawa ng X-Out sa Philippines is UST Salingawi Dance Troupe na naman. Yes, totoo yan. Way back 2006. And siya din yung unang gumawa ng layout full noong 2003. Hindi lang X-Out full napakita niya. Meron ding X-Out full noong 2006. And siya din ang gumawa ng layout full, X-Out, at X-Out full. Ito na ata yung last na toss niya na napakita sa UAAP. Ito yung layout step out. That is way back 2007. Layout step out. Siya si Ate Jem, based sa mga connections, yeah, based sa mga cheerleaders or based dun sa coach ng USC Salingawi ngayon, gymnast si Ate Jem before, and siya yung unang-unang naglabas ng mga twisting toss dito sa Pilipinas. Super galing daw talaga yan, kaya isa yan sa mga bala ng UST Salingawi Dance Troupe. So, ang next toss is layout. Hindi nila ginawa dito sa Philippines yung toss na yon kasi nag-compete sila sa Japan. Ang team is CCP Babka. So, sila yung nagpakita ng layout way back 2007. Sino nga bang unang gumawa ng step out fold dito sa Philippines? Ang team na gumawa ng step out fold dito... Ang team na gumawa ng step out full dito sa Philippines is
FEU and UST way back 2009. Next, ito yung isa sa mga favorite toss ko, layout double full. Sino nga bang gumawa niyan? FEU way back 2009, UEA Teacher Dance Competition. Si Ate Des, Desiree Saldana. Gymnast din siya, Philippine team siya before bago pumasok sa FEU. And now, gymnast coach siya sa Club Gymnastica. Hi Ate Des! Hello, kumusta ka? And si Ate Des din yung kauna-unahang gumawa ng step out full dito sa Pilipinas way back 2009. Siya yung pinakita kong video kanina. Sino nga bang gumawa ng Pike Open dito sa Philippines? Walang iba kundi Altas Perp Squad way back 2009 sa NCAA. Di ko alam kung naaalala niyo pa yung toss na to. Ito yung switch split. Travel toss siya, tapos para siyang naglalakad sa ere. Alam niyo ba yun? Sinong unang gumawa niyan? Ang team na unang gumawa niyan is MMSU last 2008 sa NCC. And nalimutan kong sabihin sa inyo guys, ang una rin gumawa ng kick twist, yung kick single. Ang team na yan is USC Salingawi way back 2006. Hindi ganun kalinis or hindi ganun kapulido yung kick single nila. Pero nung panahon na yan, syempre, wow na yan. And next is Arabian Hook. Ang unang gumawang team niyan dito sa Philippines is ang UPHSD Altas Perp Squad way back 2010. Next is Tuck Split, Tuck Split Full, and Tuck Split Double. So, tatlo yan. Ang unang gumawa niyan dito sa Philippines is Altas Perp Squad, that is way back 2010. So, tatlo yan. May gumawa sa kanila ng Tuck Split, Tuck Split Full, and Tuck Split Doubles. Ang unang gawa ng Pike Split Full dito sa Philippines is Altas Perp Squad din sa competition Phil Oil, kung naaalala nyo, way back 2010. Yung execution niya dito ng Pike Split Full is hindi rin ganun kalinis, pero alam natin na inattempt niya yung Pike Split Full. So, nauso din dito sa Pilipinas yung Arabian Doubles dati. Yung walang hook, kung naaalala nyo, yung Arabian lang tapos tuloy-tuloy lang yung twist, tapos hanggang mag-cradle ka din sa likod. Unang gumawa niyan is yung Pinipig All-Stars, and ginawa ito way back 2010 sa Chowking Competition. And ito na ang pinakamahirap na toss, Pike Open Doubles. Ang gumawa niyan is HAU or Holy Angel University. So, way back 2012, cheerleader na gumawa niyan is si Ate Kai Clemente. Naging Team Pilipinas din siya way back 2012. Nag-compete sila sa Singapore, no? So, itong mga tosses na sasabihin ko sa inyo is nakarumble kung anong year, and ito is based lang sa aking research or opinion ko lamang. Kung tama ako, then very good. Pero kung mali ako, you can leave a comment below para itama ako. So, let's start dun sa switch kick doubles, level 5. Ang unang gumawa niyan is CCP Bobcats way back 2010. So, lalaki ang gumawa niyan and ito yung video. Layout switch kick doubles. So, layout switch kick doubles. Ang unang gumawa niyan is CCP Bobcats din, way back 2016, at ang pangalan niya is Hershey. Next naman is Straddle Full. Ang unang gumawa niyan is CCP Bobcats, yung qualifiers 2014. Next naman is Arabian X 1.5. Ang unang gumawa niyan dito sa Pilipinas is UPHSD Altas Perp Squad, at ang cheerleader na gumawa niyan is si John Lloyd Lumaban. At meron pa, meron din silang pinakita or meron din kaming pinakita noon na Arabian Split 1.5. Same year, 2017 NCC qualifiers. Ang next naman is Front Split 1.5. Ang unang naglabas niyan dito sa Pilipinas is National University Pep Squad way back 2017. Ang next na toss naman is Front 1.5 Twist. Ito yung nag-group sense sa kanila last 2018. At ang team is National University Pep Squad again. So, ang unang naglabas ng Arabian Pike 1.5 dito sa Philippines is National University Pep Squad way back 2015.
At ang unang naglabas ng side semi doubles dito sa Pilipinas is National University again, way back 2014, and ang cheerleader na gumawa niyan is si Kim Lalas. Next toss is pike split doubles. Ang gumawa ulit niyan is National University Pep Squad way back 2017. Ang pangmalakasang straddle double ng National University Pep Squad way back 2016, at ang cheerleader na gumawa niyan is si Aisa Aleman. So ito yung toss na sinasabi ko sa inyo na wala ng video, guys. Ito yung full twist, step out, full. So may gumawa na niyan dito sa Pilipinas at nakita ko yan sa personal ng competition nila sa Rizal. Ang unang gumawa niyan is Arellano University Chief Squad. Di ko alam kung may video sila nito, pero ito yung competition nila para makapunta ata ng Japan noon. Nakalaban nila yung UP Pep Squad and Altas Perp Squad. Ang unang gumawa ng Front X dito sa Pilipinas is yung UMAC, that is way back 2005. Diba ang tagal na sobra? And ang alam ko pati is sila din ang unang naglabas ng double backtack dito sa Philippines. Yuma. Pero hindi ko alam yung year and wala na akong makitang videos nila kasi tagal na. Hindi ko na alam kung saan kukunin yung mga videos nila at hindi ko alam kung sinong kukontakin para manghingi ng videos. Ayan na mga Pokemons. Nasabi ko na sa inyo kung sino yung mga teams na unang nag-introduce ng tosses dito sa Philippines. And sana tama lahat ng sinabi ko. And kung mali naman, like what I've mentioned, you can leave a comment below para itama po ako and sasabihin ko siya on my next video. And ang topic natin sa aking next videos is yung mga tumatak na stunts dito sa Philippines. So, kukuha lang tayo ng 10 stunts na tumatak talaga dito sa Pilipinas. Guys, kailangan ko ng tulong nyo. Please, leave a comment below kung may mga tumatak din bang stunts sa inyo from other teams. So, dito na nagtatapos ang aking vlog and I hope may natutunan na naman kayo sa akin. Thank you so much for watching. Bye!